Magandang araw mga tol, may bagong kalaban ulit si Floyd Mayweather. Matapos umatras si Liam Arizona, isang Muay Thai fighter, dahil sa kanyang injury sa tuhod. Ngayon nag-announce agad si Mayweather kung sino ang kapalit. May caption na different face, different name, same result. Alam agad ni Mayweather na panalo na siya. Ito nga po si Aaron Chalmers, edad 35. Dating MMA fighter na may kartadang 5'2", lumalaban dati sa Bellator. Ganon pa rin ang schedule ni Mayweather mga tol, February 25 na gaganapin sa London. Masasabi ko lang dito mga tol na mas matigas pa rin sana yung unang kalaban niya na si Liam Harrison. Muay Thai fighter kasi ito at talagang may napatunayan. Itong si Aaron Chalmers naman mukhang may palag din kay Floyd. Pero syempre boxing ang laban kaya lamado pa rin dyan si Mayweather. Panibagong cash out na naman ito para kay Pogi. Siguradong million dollars na naman ang kikitain. May pahayag din ang kalaban niya mga tol na si Chalmers. Sinabi niya na may mawawalang zero sa February 25. Ibig sabihin ni Chalmers siya daw ang unang tatalo kay Mayweather. Reaction naman ng maraming fans. Easy na naman daw ang kalaban tulad sa huling laban niya kay Deji na isang YouTuber. Sinabi naman ni Mayweather mga tol na basta may pera, kahit sino ang kalaban niya sa exhibition, wag lang pro boxer. Talagang target nga po ni Mayweather yung mga fighter na walang karanasan sa boxing. Siyempre easy fight, easy money. Yun lang naman ang importante sa exhibition dahil wala nang kailangan patunayan si Floyd Mayweather. Matagal nang retirado yan mga tol kaya nagpapasarap na lang sa mga chicks at entertainment. Siyempre nag-aantay ng magandang offer sa kanya. Titigil na lang siguro si Floyd kung umabot na sa edad na hindi na talaga kaya lumaban. Samantala marami pa rin ang nagtatanong mga tol, posible pa ba ang laban ni Mayweather versus Pacquiao? Posible siguro mangyari yan mga tol basta exhibition. Yung chismis na isang tunay na laban daw ang mangyari mukhang mahirap ikasa. Mautak yan si Floyd Mayweather kaya hindi niya isusugal ang undefeated. Hindi nga siya lumaban ulit kay Pacman noong aktibo pa sa boxing. Ngayon pa kaya na matagal ng retirado. Baka mas lalo nang hindi papayag. Pwede pa siguro sa exhibition dahil mas mababang round. Hindi pa masyadong masaktan si Floyd. Kaya abang na lang po natin yan mga tol. Sa ibang balita naman, official lang pinag-uutos ng WBC ang laban ni Nonito Donaire versus Jason Moloney para sa bakanteng WBC bantamweight belt. Matapos ay bakante ni Naoya Inoue ang apat na belt, siguradong mag-aagawan dyan ang mga rank contender. Number 1 at number 2 si Moloney at Donaire kaya sila ang nangunguna sa WBC. Magandang pagkakataon naman ito kay Donaire para maging champion muli. Pwede nga ulit ipunin ni Donaire ang belt sa bantamweight para siya naman ang maging undisputed champion. Kaya pa naman ni Donaire mga tol at walang masyadong malakas na kalaban sa bantamweight. Umakyat na si Monster Inoue kaya wala nang tinik ngayon sa daanan ni Donaire. Pagdating naman sa IBF, syempre nakaabang dyan si Vincent Astrolabio versus Rodriguez. Yan ang magandang bakbakan. Kung manalo si Vincent Astrolabio at manalo din si Donaire, syempre baka makakita tayo dyan ng unification fight sa pagitan ni Donaire at Astrolabio. Muntik na yan mangyari dati laban kay Casimero. Nagkaroon lang ng problema kaya tuluyang nakancel ang unification. Kung gusto ni Donaire maging undisputed mga tol, siguradong dadaan kay Astrolabio kung maging IBF champion. Kaya abangan na lang po natin ang mga susunod na updates. Maraming salamat po.